guys, morning. Biyahe muna tayo ngayon. Biyahe muna tayo ng angkas. Time now is 10:17 ng umaga. So try natin kung makakailang biyahe tayo sa loob ng ano, maghapon. Wala tayong pasok eh. So biyahe muna tayo, sayang kasi kung kampay natin sa bahay. Wala naman tayong pasok. So pagbiyahe na lang. Kaysa mag-cellphone na mag-cellphone. Alright? So meron na tayong booking. Buhin natin yung ating customer sa may 7th Avenue. Guys, tiket na natin si Madam. Tayo. Bagong barrio kayo, ma'am? Seconds lang may pumasok na second customer, so pick up natin ngayon. So guys, nandito na tayo sa location. Kailan natin customer kasi hindi kasi yung ano eh, kumbaga hindi mismong sakto sa bahay niya tayo na nandun. So tinawagan natin siya, sabi ko nandito tayo sa may kulay blue na parang kulay green na bahay. Alright. Forward po kayo ng konti dito ha, kasi paon, angat itong motor ko. Okay. Natin kasi yung pamasahe lang dapat na is 87 lang, so binayaran tayo ng 200, so may pamasko tayong 130. Swerte-swerte lang din kasi minsan may mga pasahero din na kahit piso kinukuha din yung suple, so hindi naman lahat, minsan pasubra ng mga 5 peso, 10 peso ganyan. So siguro satisfied sila sa servisyo natin kaya nagbigay sila ng medyo maganda ganyan. 113 yung binigay sa akin, di ba? So mabait siya, galante. Isa siyang mga agaw ng lakas. Alright, ito may booking na naman tayo. Kahit mga gurami to, katulad natin to guys. Pangatlo booking natin, gurami. 61 pesos. Kailan yan? Ipukuli natin yan eh, malaki din yan kaysa wala. Diba? Bawal tayo pamili ng booking. Biyahe na ng biyahe. Right? So
kunin natin sa punta na siya. Excuse me boss, you have a text message. 1.5 kilometers. Diba? Diba natin sa tumor. Alright. Dito ka pa na, hanta. Hanta na. Hanta na, Merry Christmas. Hi, love. Dito, dito, hanta dito. Para maging kakala ka nila. Hindi kayo kumanta, di. Hindi kumanta. Bibigay ko sana 100, kaya lang, eh, hindi kumanta. 5 piso lang kang binigay ko. Alright. General sir. Ano ko yan? Hindi ko lang baka may problema niya. Ha? Baka na ako ba? Sabi yan lang sir. Hindi ako may nakasali. Dami din mamayayan. Right. Alright. Positive lang tayo palagi sa buhay. Guys, meron tayo na akong booking. Tama na natin. Patupan lang. Tayo guys kay customer, so magpapango muna tayo habang nag-aantay kasi nakakaya pag medyo maamoy tayo ni customer na hindi tayo mabango, kailangan lagi tayo mabango kaya kailangan yung ating hygiene is always laging ano yan. Hi ma'am, ma'am Bell.
Shower cup, ma'am. So yun guys, saka-drop lang natin yung ating pasahero. Antay naman tayo dito ng pasahero pa ulit na darating. Baka may booking naman na papasok. Tayo naman tayo, sobrang init. Init, sobra. Tayo pumasok sa atin na booking. Papuntang ano? Talban. Talban, Rizal. Kulang 600 yung fare niya. Ito ngayon. Kapay natin. Mas advantage kasi pag malayo, mas medyo malaki yung bigay kaysa malapitan, matagal makaipon. So, mas gusto ko yung ito, malayo ang biyahe. Cancelin kasi may mga loko-loko pa sa aero eh. Kailan na lupa na sa area, saka ikakancel. Saan naman, huwag i-cancel ni passenger. Okay, natin dito na tayo. Right. Hello? Nandiyan na po kayo? Dito na po ako, ma'am. Wait lang po, labas lang po. Okay, ma'am. Sige po. Guys, natin mong Talban, San Jose, Rodriguez, Rizal. 32 kilometers. Ang fare niya is 600 pesos. Okay? So, akala ko passenger, padala pala, pagkain. Right? So, doon na tayo. Right. Enjoy na lang natin yung biyahe. Malayo-layo eh. So guys, na-drop na natin yung ating padala na galing ng Valenzuela papunta dito sa may Montalban, Rizal. Nag-aantay nila ang booking dito, ngayon lang walang pumapasok. Nagapag na lang pumunta ng Quezon City, baka sakali. May samagtampay ako nung napakatagal dito, tapos wala namang papasok, sayang lang ang oras. So gagapang tayo, malay natin, mayroon pumasok ng booking habang dandahan tayong bumibiyahe. Ba? Right? Right. So guys, tinagay ko muna booking. Masakit na sa puwit eh. So, uwi na tayo. Mamaya, bibilangin natin kung magkano yung kinita natin. Simula kanina nagbiyahe tayo hanggang ngayong 5:20 ng hapon. Bibilangin natin mamaya kung magkano ba yung kinita natin. Simula kanina.
kasi masakit sa sakit. Nakakabog na talaga. Okay. Hello guys. So, ngayong araw is naka 12 rides tayo. Nag-start tayo magbiyahe ng... Nungos pa. Ang bagal ng internet ko. Start tayo ng... 10:30. At 10:13. 10:13 ng umaga. Start tayo. So, kwentahin natin magkano ba yung kinita natin. Yun, ha? Nag-start tayo ng 10:13 ng umaga. Kakuha tayo ng booking. Okay. So, kwentahin natin kung magkano ang kinita natin sa 12 rides ngayong umaga. Ah, ngayong araw. 12 rides tayo ngayong araw. So, magkano ba ang kinita natin? Okay. Para mali ito ah. Kasi may cancel ito isa eh. 73 71 83 102 96 66 59 50 61 87 59. Ayan. So guys, 1440 sa 12 rides natin. Hindi pa kasama dito yung tip na binigay ng customer, kasi may nag-tip sa akin ng 113, may nag-tip sa akin ng 30, may nag-tip sa akin ng 20, ganun. So, siguro ang tip ko na binigay sa akin ng customer, siguro all in all siguro, nasa mahigit 200 din yung binigay sa akin na ano. So, yung last ride natin is 453. So, yun ang huling ride natin, last ride natin. So, ang kinita natin is 1,440 sa 12 rides. Nagsimula tayo ng alas 10. 10:13 ng umaga. So, 10:13 ng umaga, nakakuha tayo ng booking. Huminto tayo ng 453 ng hapon. O, di ba? So, ano lang? Ilang 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 hours, kulang-kulang 7 hours, kumita tayo ng 1,440 gross. Equals, tapos bawasan natin ng 20% ni Angkas. So, 288. 1440 less 288 1152 magbawasan mo pa ng gasolina yan. Siguro ang gasolina nito is mga 200 siguro. Oh, equal natin 200 less 200. Oh, mayroon kang kulang-kulang 1,000. Doon lang 'yon sa booking lang 'yon, ha.
hindi pa kasama yung tip doon na binigay ni customer sa atin. So, tapos kain naman, di naman tayo kumain sa labas, di rin tayo nagmirinda sa labas. So, wala tayong, ano, wala tayong naibawas na pagkain. So, ano lang, binawas natin yung gasolina lang, tsaka top up lang. Hindi na masama, di ba? Pwede na. Kasi naman, pag nga kayo sa bahay, kung wala kang ginagawa, magbiyahe ka, di ba? Ano pa yan, ha? Huminto kayo na, is 4:53, rush hour yun. Umuwi ako dito sa bahay. Kung hindi yun rush hour, ay kung hindi, kung nagbiyahe pa ako, nagtuloy-tuloy pa ako ng biyahe, hanggang mamaya pa ako, titigil pa ako hanggang mamaya mga 9 o'clock, kikita tayo ng ano, kulang-kulang 2,000. Pwede, mga 2,000 siguro. Mga ganun. Kasi rush hour, maraming pasayero. Traffic din kasi kanina. Medyo masakit na sa puwit. Umuwi na ako. Right? Yun lang guys, yun lang. Diba? Yun ang advantage ng yan, ang cash. Kasi yung booking mismo papasok, hindi ka maghanap ng customer. Yung customer papasok sa'yo, pupuntahan mo na lang. Nakagandahan. Part-time or full-time, mas maganda rin mag full-time. Para sa akin, part-time okay lang sa akin. Pag may free naman ako, walang pasok, doon ako magbibiyahe. Ngayon kung may pasok, siyempre, unahin natin trabaho. Trabaho muna bago itong mga ganito. Yan ang priority natin. Right? So guys, yun lang. And thank you.